Ang mga nakita ng mga taga San Joaquin, aming inisaysa ang mga nakakita ng mga tigaibang planeta. Hinimay namin ang kanilang mga testimonya at ang aming huska. Ito po, tutukan ninyo. Sa dako paroon ng barangay Lawigan, San Joaquin, Iloilo, may maka-raise the roof na kwento. Ang lugar daw kasi nila may mga gumagalat, nagpapakitang alien. Madami kasi hindi ko sila mabibilang. Pula yung mata. Saka yung kilay parang sumusobra, walang-walang kino. Yung damit nila parang ganun sa pari. Nung tiningnan ko doon, parang nakita ko hanggang baba yung sadsad ng damit niya. Nakaharap po isa sa pinto. Pero ang ilan naman, nakakanda hilo-hilo na at nalilito sa paniniwala ng ibang tao. 90% akong nakasisiguro na ito nga ay hindi aswang, hindi manananggal, hindi kapre, hindi tikbalang, kundi mga aliens. Maybe it could be the manifestation of the evil spirits trying to shake the faith of the people. Ano ba talaga? Alien, espiritu, o kulto? Una raw nagpakita ang mga kakaibang nilalang nung kabilugan ng buwan. Tiyempo namang full moon nung bumisita kami sa lugar kasama ang mga paranormal expert. Mabigyang linaw na kaya ang mga kumakalat na balita tungkol sa hindi mawaring nilalang na dumayo raw sa kanilang barangay? Sinuri ng mga paranormal expert ang lugar sa bundok kung saan daw nagpakita muli kamakailan ang mga bisitang alien. Para higit lalong mapagtangi-tangi ang mga detalye, isinadula ang mga pangyayari base sa kanilang kwento. Yan siya, oh. Ah, dito. Oh, yan siya. Ito siya. Tapos yung nakikita niya, saan nakapagod? Tapos gano'n katapos? Mababa lang siya pagkatapos. Hindi naman masyado mag-sita yung katawan. Yung itim lang makikita niya pagkatapos. Mata na namumula. Pagkatapos tumakbo yan. Nung lumabas ako, nandiyan na siya. Nilawan ko lang yan ng flashlight. Pagkatapos, dalawang talon lang, oh. Doon na siya, kapag gabi sa taas. Ano nga ba ang natuklasan ng kanilang mga bitbit na kasangkapan? Hindi siya atakihan ng aswang or maligno. Ang threat ko talaga sa kanya, hindi siya para normal. Ang threat sa kanya is, ayun, baka ma-accidente siya. Murag ikaw ay gitanaw ng nakita ni mo, pero maugyod yung target. Kinahang isang mukha ko nga yan. Dili ikaw. So ayon lang kahadlok. Maaari din daw isang uri ng mailap na hayop ang tila hindi nila mahuli-huling dayong nila lang. This could be local fauna. Or particularly mga wildcats na mas mga 5 to 6 times bigger than mga domestic mga pusa. Pero dun sa nakaanggulo, yung hinahanap ko, yung bata, yung livestock, yung mga bibe, yung mga kambing, na dun nakalinya kung sa nakatingin yung wildcat. Dahil sa kakaiba nilang itsura, may iba pang hayop na napagkamalang elemento ng kadiliman. Nandiyan nga sa Antique, yung kami nagsasurvey doon mga ilang taon na nakakaraan, ay inire-report sa amin ng community na may mga wakwak o mga aswang. Dahil nga malalaking pakpak na lumilipad sa gabi, tinignan namin at binarify namin, ay ito pala yung mga bayakan. Binaybay rin namin ang tabing dagat kasama ang mga paranormal expert. Dito raw kasi biglang lumutang ang mga alien na may kakaibang itsura. Saktong isang buwan na ang nakakaraan. Nandito ko para kausapin kayo. Huwag niyo sasabihin na camera share kayo. Yun yung pagkakataon ninyo. Kung may nagsaya kayo, kung may gusto kayong ibig gusto sabihin, nandito ko na. Yo! Anyone out there? Yoo! Nandito kami! Pero wala raw rumiisto sa gadget na dala ng mga paranormal expert. Ginagawa lang talaga ng EMF kung meron siyang any electromagnetic interference of any sort or any electromagnetic anomaly. Kumbaga makukuha niyo na. Yung pendulum sa loob hindi pwedeng tama ng hangin. So technically,
So long as walang gumagalaw dyan at walang lindol, hindi dapat gumagalaw ng tension. Kung gumalaw yan mag-isa, mag-isa. Basically, ang compass is able to monitor ng magnetic fields. And if there's some magnetic disturbance within the vicinity, mag-iba yung orientation. And ever since pumunta tayo dito, standard naman ang orientation na nandun ng north na dito ang south. Bale, nandun sila sa bato na... Muling ipinakwento sa residenteng si Clarissa ang engkwentro umano niya sa malapultong grupo ng mga alien. Ilang saglit lang pinagabag si Clarissa dahil sa nakita niya sa di kalayuan. Anong nakikita mo? Diyan po sila. Alam? Sino sila? Ha? Ano? Sino yung nandiyan niya? Saan? Alam ko. Ituro mo nga. Sabalay, ngayon mismo nakaupo sila dyan. Opo. Saan yung mga mata nila? Nandito po. Saan? Nandito? Nandito po sila tumitingin. Uy! Hi! Oops! Oops! Teka! Teka lang! Para makabawas sa pag-aalala ni Clarissa, ipinaliwanag sa kanya ng mga kasama naming paranormal expert ang setup na kanilang ginawa. Kung pagkakakita mo ngayon, ganoon din yung pagkakakita mata nila dati. Well, yung isang ginawa ko kasi, I want to test yung eyesight ni Clarissa. Ang nakita na Clarissa is something which is a great deal in part of her imagination. Dahil kaya ko pa tinesting yun. Dahil kung mapapansin nyo, yung pagkaka-arrange ng mga buto na nandun, pwede, kumbaga, nag-cause din siya ng optical illusion na parang maraming nakayuko or maraming nakayuko doon. Yung nakita ni Clarissa was more of something due to optical illusions at saka yung imagination na rin niya. Pati ang batang si Judel Ann, nagbahagi rin ng kanyang kakaibang engkwentro. Pero may paliwanag din ang mga kasama naming paranormal expert sa phenomena na maaaring nakita ng dalagita. Kaya ako pinarecreate yung setting niya dahil gusto kong makita kung ano yung mga light sources doon sa ginawa namin eksperimento. Kaya ang lumalabas mo nangyari is hindi ka pagtingin ka diretso sa isang ilaw. Tapos pag nag-shift ka ng tingin, makakakita ka man ng mga bright spots. Mga bright na pula na spots. Sinagunda naman ito ng ophthalmologist o isang eksperto sa paningin. That is called yung phenomenon na yun, yung after image na tinatawag. No? Kapag tumingin ka sa isang maliwanag na light source at tapos pumasok ka sa isang madilim na kwarto, nakikita mo pa rin yung ilaw na yun. It will depend ngayon yung kulay na yung kulay ng after image. Will depend kung anong kulay yung ng ilaw yung tinitingnan mo. Depende rin yun kung gaano katagal yung pagtingin mo sa ilaw. Mission accomplished. Kaya't ang payo namin sa mga kapusong Ilonggong Tagalawigan, chillax lang! Dahil sa punto de vista ng siyensya, lumalabas na walang alien invasion sa iyong barangay. Wala rin daw katakataka kung bakit tila mabilis kumalat ang ganitong balibalita. Ang pinomena kasing tinatawag na chismis, hindi rin kakaiba! Kapag ang chismis nasa buwan, nasa mahamang tinatawag na superstitious belief, ang problema, yung chismis na yon, nagkakaroon ng buhay, nagkakaroon ng contagion, kung tawagin sa sociology, at nagiging parang isang social fear sa isang pamayanan. Maaaring may mga bagay na hindi pa rin na ipapaliwanag ng agham o lohika, pero may mga pangyayari rin na abot kamay lang ang paliwanag. Kaya't ang mga maling akala, kailangan kagad itama! Susunod! Puno sa Laguna, hitik na hitik daw sa hiwaga.